Bike Check Bike Shop visits at dinodocument ko rin ang aming mga rides. Kung ito ang trip nyo, please do consider to subscribe on my channel because you are watching Banana Rivas. You! What's up mga pards? Welcome back to my YouTube channel. For today's video ay nandito nga tayo Ray Bikes. Yes, nandito tayo Ray Bikes. Kasi meron tayong i-frame check. Actually, buo na siya. Nakakasal na siya. Isang buong bike na, naikabit na. Wala na ba kundi ang Elbs Nandor na frame, full carbon, 2022 model, 29er. Yung bike na yun, kay Idol Darius Gala. Ayan, nakita niyo sa screen niya yung YouTube channel niya, subscribe kayo sa kanya. So nga pala mga parts, bago tayo mag-start ay Dubai Check Bike Shop visits at binodocument ko rin ang aming mga rides pati na mga simple lang, joke lang. Kung ito ang trip niyo, please do consider to subscribe on my channel. Kaya umpisa na nga natin ang pag-check dito sa Elbs Nandor 29er frame boom bike na ni Darius Gala featuring Elbs Nandor. Dito nga yan, dito lang yan sa Ray Bikes. Tara tayo. Eto na mga parts, ang Elbs Nandor 2022 29er kay Darius yan, Darius Gala. So unahin natin yung sa colorway niya. Colorway niya para siyang chameleon, sabi nga ni Darius. Pero tingin ko rin parang nagba-brown siya na parang purple eh. Chameleon, then nandito yung branding niya ng Elbs Nandor doon sa seat post tube Nandor. And then dito may yellow siya na paint. Eto, open siya. So mamaya explain ko bakit yung rationale kung bakit tingin ko is naglagay sila ng space or butas dito. So dito nakalagay na rin yung size niya. Etong size nito small, size 15. Nandiyan na rin yung reach and stock na sukat. 403 yung reach, yung stock niya 605. Of course, carbon made combined by T800 tsaka 1000 na carbon. But for the branding, nakalagay rin dyan. Certification, parang may certification number siya tsaka ISO number sa baba sa chainstay. Then Nandor din dito, ganda ng kulay, di ba? Sa ibabaw, ayan, may Nandor na rin na nakalagay. Ito ang kulay niya. Punta na tayo sa general specifications. Unahin natin dito sa headset. Okay, yung headset nito included na, no? Head tube. Ang headset na gagamitin mo rito, 54-54, ibabaw tsaka ilalim. Pero kasama na yan sa frame. Full internal cabling, via butas niya dito sa ibabaw. Ayan. So, normally, dalawa lang yung butas niya. Ano? Pakita ko sa unahan ulit. Hindi pala makita. Lapad ng ano ni Darius yan. No? May butas dyan. Nagdagdag na isang butas kasi naka-seat post dropper si Darius na internal. So, naging tatlo yung butas niya. So, yan. Eto, dito ako mapapansin nyo, baka sabihin nyo, nilagyan ng butas, magiging weak yung frame. Kasi nga dahil, ito naman, may point of view lang to or opinion. Kasi nga dahil nag-full internal cabling ka na dito sa ibabaw ng headset or head tube. Hindi mo na kailangan bumuta sa side para padaanan ng cable. So, una, i-reduce nyo yung weight dito. At the same time, hindi naman mababawasan yung, integrity niyan. Kasi, pag hinul mo yung carbon, buo naman siya. Wala siyang mga connecting points. Point of view ko lang yan. So, ayan. Bottom bracket shell nito, press fit threaded. Pero kasama na yung bot, yung BB nito, as per Darius. And yung maganda pa rito, may kasama siyang chain guide. Yan. Iwas drop chain. Ang ganda. Diba? Pati yung bracket. As in, buo yan. Bracket at saka itong mismong guide. Ayan. Kasama na rin yan. Seat post diameter nito is 31.6. Saktong-sakto. Hindi na palit ng dropper si Darius kasi 31.6 na tong dropper na yan. And then yung bottle cage holder dalawa dito. Sa seat post tube at saka dito sa down tube. So may option. Pero yun nga, bigyan ko lang kayo ng idea dito. Kung medyo mahaba din yung bote ninyo. Kapag hinugot nyo, kung ang inyong bottle cage is paangat, negative, tatama kayo dito sa top tube at saka sa down tube. So dapat side pull yung sa battle casing niya. Yung internal cabling niya, as I've said, fully siya, no? Napakalinis ang butas doon sa top tube headset cover. Dito na yan lalabas sa chainstay. So for the RD dito, and then for the brakes sa side.
Ayan. True axle na rin siya. Boost frame. Kasama na yung inaka-axle na niya. Pag binili nyo itong frame. Ano. So, ganda. At the same time, ito pala. Itong chain guard or chain protector kasama na. So, ito mas reliable kasi ito compared dun sa mga tela tsaka spandex na kinakabit. Hindi mo pa malilinis na maayos yung bike mo kasi nga nakakabit, tatanggalin mo pa. So, ito, goma na to. Ayan, makapal yung pagkagoma niya. Max tire clearance. Ito nakakabit kay Darius dito sa Nandor niya is 29x2.25. Large knobs. Kasi ano ba ito nakakabit dito? Vittoria Barso na pala to. So, may spacing pa naman. Ayan. Hindi pa ganun kadikit na dikit. Tsaka sa baba. May spacing pa. Sa true axle, hindi yung quick release na true axle yung kasama. So, ang advantage lang nito, sobrang safe ka rito. Nga lang, dapat lagi kang may dalang tools kasi pag emergency, kailangan mo ng alin dyan para matanggal yan. But other than that, mas safe siya. Mga pare ko eh. So, dito may nakita lang parang logo nila ito eh. Yan. So, better pag nagkaroon kayo ng gantong frame, ipa-ano nyo na kagad, ipa-bike skin nyo. So, dito ang plan ni Darius, pag binike skin, especially dito sa down tube, yung nakasaklob na. Then, dito na lang yung duktungan sa ibabaw. Para safe na safe pa dito. Yan, para at least pag nag-trail, walang gas-gas. As of the moment, yung total weight ng bike ni Dar, itong Elbs Nandor is nasa 11.2, 11.1 kilos. Yung frame itself, nasa 700, close to 800 grams, ganun kagaan. So, ayan. Ang considerations, knowing na naka seat post dropper, medyo may weight yan compared to carbon na seat post. Ang seat post dropper, around 700 grams. Carbon na seat post na normal is around 200 to 190 grams. Then carbon na yung kanyang integrated handlebar. Magaan ha. So sa tinidor, for future upgrades pa yan. Ito pang pansamantala yan, pangsamantagal. Makikita natin in the future naka Foxster dito na yan. Yun. So ayan. So ayan. Ang ganda no ng Elbs Nandor. Ang ganda ng tindig niya. And then ang insight ko rito nung sinakyan ko siya. Kasi ang size niya is size 15 eh. Ako kasi normal I use sa small 16. Maganda yung reach niya para sa akin. Ito, considering na ganito kahaba yung kanyang, kasi integrated siya eh. Around nasa 70 yata haba itong parang stem niya kapag kinalko. So, maganda rin yung back sweep nung ano niya, ng handlebar niya dar. Sa geometry itself, talagang exing-exing. Ang sarap niya iahon. Yet yung confidence mo pag sa handling nandun pa rin. So yun. Parts. At yun na nga ang ating frame check ng ating Elbs Nandor na carbon frame 2022 model dito kay Ray Bikes care of Darius Gala sa niya, ano. So ang price niya mga parts, ang SRP is 41,800, and then pag pre-order sa kanila dito sa Ray Bikes, ano, ay may parang special discount sila. So what are you waiting for? Place na kayo ng order kung nakikita nyo na para sa inyo itong frame na to, si Elbs Nandor 2022 model na full carbon. I think, hindi ko alam kung meron silang 27.5, pero itong kay Darius is 29M. So, ayun na. Magkita-kits tayo sa mga susunod natin mga medias, mga parts. Again, please do consider to subscribe on my channel. Yan na yun.